Totoo ba ang sinasabi ni Brenda na iyong kapatid na may kapansanan na laging gusto niya siya ang nasusunod sa bahay? Opo. Paano? Sa paanong paraan? Bakit mo ito nasabi? Dahil sa ano, pag gusto niya yung papaligo sa kanya, bubuhatin talaga kagad-agad. Tapos pag hindi nasunod, andun siya, magagalit siya. Yung mga anak ko ang pagagalitan niya. Doon niya ibubulot yung lahat ng galit niya sa mga bata. Pero hindi ba sa tingin mo, bilang tiyahin naman niya, ay okay naman na kasi may kapansanan ang iyong kapatid, Michael. So okay lang ba sa kanya, hindi ba okay sa iyo na kahit papano ay natutulungan nila yung tiyahin nila? Bakit umabot sa parang nagagalit ka? Nagagalit nga rin po yung pag yung asawa niya inuututan ko eh. Ayaw niya nga po ba ututan yung asawa dahil niya? Dahil ma'am, pag gusto niya mangyari, kada utos niya sa mga bata, may kasamang palo. May latay. Siyempre, tatanungin ko yung asawa ko, saan galing yung palo na yan? Ako, hindi ako namamalo sa mga anak ko. Bakit ikaw namamalo? Anong pinamamalo mo, Brenda, kung sinasabing ikay namamalo sa mga kapamangkin mo? Yan, yung hawak na yan. Minsan babaliktad pa, yung mismo pagkamot. Makikita mo, kamot talaga ng pamalo. Hindi ako nagagalit sa'yo, pero yung ginagawa mo sa mga anak ko, doon ako nagagalit! Iniwan niyo na siya sa bahay? Opo, ma'am. Dahil nag-desisyon sila na isanla yung bahay namin na kalahati para doon kami lilipat. Kaso, anong nangyari? Sa pinagsanla, yung nagsanla, yung ibang tao nakatira. Kami ngayon, nangungupahan sa ibang bahay. Sino ang nagsanla? Ng lupa ba o bahay talaga? Bahay po, kalahati. Sa papa mo ang nagsanla? Silang dalawa nag-desisyon. Wala kaming alam. Ito ang tanong ko sa'yo, Michael. Totoo ba na kinukutya mo si Brenda dahil sa kapansanan niya? Opo. Doon sila masaya pag tinatawag nila ako ng lumpo. Pilay, doon sila masaya. Lumpo na nga siya. Siya pa yung ano, siya pa yung mas mataas sa amin. Mag-uutos siya, dapat mayroong konting baba. Eh kaso hindi eh. Yung talagang popersahin kang kumilos. Bakit, Brenda? Ma'am, kasi po, ako lang po kasi ang kasama ng mama at papa ko. Iniisip nila ako yung naiintindihan ng mama at papa ko. Parang iniisip nila ako yung boss doon. Mama ko lahat! Sasabihin ng mama ko, tawagan mo yung mga yan. Umingi ka ng pambiling gamot. Umingi ka ng pambiling dialysis. Ma'am, hindi ko sila makontak ngayon. Tapos sasabihin nila ako yung boss. Dahil pag tumatawag ka sa cellphone namin, ginagawa mo, minumura mo yung tinakausap mo! Hindi ako ganyan. Anong hindi ganyan? Kaya yung cellphone ko ngayon, pinenta ko na para hindi mo na kami makontak. Wala na kayong nanay kaya ganyan.